Hello guys, welcome back to my channel. Meron tayo rito ng Toyota Tamaro FX. Ito guys, ang problema nito, umiilaw yung pinaka-battery indicator niya. Ito guys, pakita ko. Bali, ito guys, umiilaw siya, namamatay siya, tapos mga ilang segundo, iilaw na siya. Yan, start natin. Yan guys, umilaw na. Yan, mga ilang segundo lang, umilaw na siya. Tapos pag nire-rev, yan. Di bali, namamatay siya, tapos babalik uli. Tapos ito guys, yung nakaraan na, nagpunta na sila rito sa akin, ang nangyari dito, inayos ko yung mga pinaka-linya. Break ilaw. Yan, dibali ito guys, inayos ko yung mga linya na karangan. Sir, pakipatay ha? Pakipatay mo. Yan, inayos yung mga linya kasi sunog-sunog na siya. Ngayon, ang nangyari naman sa kanya, yung naayos na ang pinaka-linya, may time na umugong. Sir, anong nangyari ito yung inayos natin? Yan, dibali, umugong siya, umugong yung alternator. Kung yung alternator niya nung pinatatakbo ko siya, tapos nung bumarahay ako, pinatay ko, tapos nung in-start ko ulit, umuugong. Tapos umilaw na indicator. Oo, lang. Pagka na revolution. So, ayan sila, sir, kapit-bahay namin yan. Kaya lang sila, taga Maligaya 7, kami Maligaya 6. Ma'am, shoutout ko muna. Halika. Kasi ma'am, shoutout ka ma sa kapit-bahay mo. Shoutout sa mga taga Maligaya 7. Yan, di bali mga kapitbahay ko sila, kaya lang sila sa kabilang, Maligaya 7 sila, kami 6. Di bali guys, ang gagawin natin dito, i-convert natin ng IC type na alternator. Ito kasi guys, voltage regulator tong alternator na to, may voltage. Then guys, nasa labas yung pinaka-voltage regulator niya. Ito yung nagpapa-automatic sa alternator kapag puno na yung pinaka-battery. Yan. Testing natin guys, start natin. Yan guys, di bali, hindi na siya umaabot ng 13. Iilaw aircon ko. Yan guys, nag-dose na lang siya. Nare-revolusyon ko. Di bali guys, bagsak na talaga ang pinakakarga niya. Rick, pakipatay mo nga. Bali, bagsak na ang pinakakarga niya. Ito guys, pag-convert natin to ng IC type na alternator, dapat kahit naka-minor siya, magpo 14 volts ang pinaka-reading niya. Ito guys, di bali 100 amperes pang Subaru ko guys. Yan, Subaru. Yan, di bali pang Subaru na alternator, i-convert natin dun sa pinaka makina niya. Yan, di bali 2 wires lang yan guys. Yan, di bali ang gagamitin natin guys sa gagamitin natin dito guys sa ignition lang, tapos sa indicator lang. Yan, may correct. Yan, di bali ito guys, medyo malaki ito, tapos ito maliit. Kaya ang gagawin natin dito, i-convert pa natin ang pinaka-bracket. Yan, ito guys yung pinaka-bracket niya, medyo magdudugtong tayo ng konti. Kasi ito pantay, yung sa stock niya medyo nakatagilid. Yan guys, papakita ko nilang sa inyo pag naikabit ko na at ipoporma ko na. Tapos itong linya na ito, ililinya ko na para maging IC type siya. Kasi ito guys, aalisin ko na ito. So ito guys, nakalasan natin yung alternator. Dibali ito guys, B-type to yung pinaka-pulley niya. Dibali B-type. Ngayon, itong ikakabit natin na pang Subaru, multi-group to. Kaya ang ginawa ko rito, meron akong pulley na B-type, inilipat ko rito. Yan. Ang pinaka-importante ngayon guys, kailangan pantay siya. Yan, kailangan pantay para pag ikinabit natin yung belt, hindi siya tagilid.
Tapos ito guys, yung pinaka paa niya, yan medyo maliit po ng konti yung sa stock niya. Ngayon, ang gagawin natin na maglalagay tayo ng konting washer. Yan, para sumakto siya. Yan, di bali pag itinulak to, sisikip siya. Kasi pag wala na itong washer, ang mangyayari sa kanya, pag sinikipan siya ng tornilyo, maaaring maputol to. Yan, mapuputol to. Ano kaya, maiipit to pag sinikipan to. Yan. A few moments later. So ito guys, okay na yung alternator na ikapitan natin. Bali ito guys, hindi na ako nagtugtong ng bracket kasi meron pa siyang konting clearance kaya ma-adjust pa yan. Minsan kasi nagtugtong pa ako ng konting bracket para mahatak to yung pinaka-belt niya. Pero siya sakto lang at pati yung belt niya sakto lang kaya hindi na ako nagdagdag ng pinaka-bracket niya. Tapos yung ilalim, bali ito guys yung sinasabi ko, naglagay ko ng konting washer para sumakto yung pinaka paa niya sa ilalim. Kasi guys, kapag sinikipan mo kasi yan, ang hindi mo lagyan ng pinaka washer, mapuputol to. Mapuputol yan, lalagutok yan, mabibiyak yan. Tapos ang pinaka belt niya, mawawala sa align. Yan, mawawala sa align yan pag nabasag yan guys. Bali guys, ang gagawin natin ngayon, papakita ko sa inyo kung paano natin ililinya yung pinaka supply ng alternator. Bali guys, ito yung pinaka voltage. Yan. Ang gagawin natin dyan guys, kukunin natin yung pinaka stator. Kasi ito guys, yung kulay blue, stator yan. Kaya puputulin natin dyan. Saka magiging ignition guys, papunta rito sa pinaka alternator. Yan, dito yan guys. Yan, dito natin ilalagay yan. Di bali ignition siya. Kasi hindi tayo pwede maglagay ng pinaka direct sa battery. Kasi sa magdamag lang yan guys, malulupat ang pinaka battery nyo. Yan, kaya ang ilalagay natin dyan, ignition. Yan. Tapos kukunin natin yung pinaka-ignition. Yan, ito guys yung ignition. Yan, putulin natin. Yan, tapos isasama rin natin itong pinaka-capacitor. Itong capacitor guys, importante rin yan. Bali, pampalakas ng supply yan. Yan, lalagay natin dito sa dating linya na stator. Yan. Ayan guys, tayo lagay yung battery. Pakita ko sa inyo guys. Babati ka raw natin ito. Hindi pali guys, ito yung pinaka ignition. Ayan, i-on ko susi. And guys, naging ignition siya. Yung pinaka-blue na dating stator. Ngayon, dito natin ilalagay yan. Yan dito guys, sa kulay blue. Siya. Ngayon, dito natin ilalagay yan sa pinaka kaliwa. Ito yung pinaka ibabaw. Yan, dito sa kaliwa. Bali, gitna siya. Yan. Sakto lang natin, guys. Yan. Tapos, guys, ang gagawin naman natin ngayon, yung pinaka indicator o yung battery indicator. Ito guys yung battery indicator, puti na may kulay green na ngayon nagkagawin natin yung indicator. Yan. Ito siya guys, dating pill sa stock na alternator. Kaya siya magiging indicator. Di bali guys, ang indicator na ito, itong pinaka gitna sa ilalim.
At ang ibabaw, ang gitna sa ilalim, yan ang pinaka indicator papunta sa dashboard. Yan. Dito natin ilalagay sa dating field. Yan. Siya ang ilalagay natin dito sa pinaka kanan. Ang pinaka kanan ng socket. Yan na guys, sasakto lang natin sukat. Puti na may kulay green. Yan. Bale, dito yan guys sa kanan. Tapos ito yung gitna. Dito yan sa ignition. Yan guys, hinangin natin. Para hindi siya mag-loose. Okay na. Tapos guys, tipa natin na maayos. Kailangan guys, kapalan lang yung tape. Kasi baka magdikit yan. May sira yung pinaka-IC ng alternator pag nagdikit ka. And guys, itong sakit na to, ito yung papunta sa IC regulator. Ito naman ang magpapa-automatic sa pinaka-alternator para pag puno na yung pinaka-battery, magka-cut off na siya. Kailangan guys, laging 14 volts lang ang lalabas dyan, hanggang 14.8. Ito guys, yung dating linya na ground, wala na yan, puputuloy na natin yan. Tapos guys, ito yung dating main line na ang butas niya, G's. Ngayon gagawin natin 12 yan. Kasi 12 na yung pinaka main line ng alternator. Di bali, bubuka lang natin yan. Tutulin natin. Ay, kuha ka tornil. 12. Yan, ibubuka lang natin. And guys, lusot na. Ngayon, ito ilalagay natin dito sa pinaka main line ng alternator. Guys, okay na. Tapos kapit natin yung pinakasakit. Tapos guys, nakapit na natin yung pinakabattery. Muna yung pang-testing. Then guys, okay na tayo. Naikapit na natin yung battery. Tapos yung alternator, okay na. Pati sakit.
Ito guys, iayos ko na lang ito mamaya. Rek, off mo so si Rek. Tapos ito guys, kanina, nasa 12 lang siya. Kailangan guys, pag pina-under natin yung makina, magpo 14 volts yan, kahit mababa ang minor. And guys, ito yung pinaka battery indicator. Kanina hindi na mamatay yan. And guys, start natin. Dapat mamatay yan. And guys, ngayon naka-minor tayo. Yan, hindi na umilaw yung pinaka battery indicator. Kanina kasi pag nire-rev siya, bumabalik to. Yan. Ngayon guys, wala na siyang ilaw. Ngayon, susukatan natin ang karga. Yan, headlight natin. Tapos aircon natin. Yan guys, 14. Yan, naka-engage yung pinaka-compressor. Yan, nakapuha yung headlight. And guys, 14. Yan ang saktong sukat guys ng pinaka alternator, kahit na mga ganitong devoltage type, dapat 14 volts siya pag naka-ilaw aircon. Eh yung dati niya kasi guys, naka-12 na lang. So ngayon na nagpalit na tayo ng alternator. Yan. Di bali 14 volts siya, naka-headlight at saka aircon. And guys, guys, okay na. Ganyan lang mag-convert ng alternator ng Toyota Tamaro FX. Ang kinonvert ko dyan guys, pang Subaru. Yan sir, okay na sir. Ma'am, ano ba lang sabi niyo ma'am? Okay na sir. Shout out dun sa mga taga-Santolan sa Maligaya 7. Yung mga kapitbahay mo sir. Mga kapitbahay namin. Never, thank you. Yan na kami magtutulak. Mga kumari mo ma'am, shoutout mo. Shoutout yung mga kumari ko dyan, Ate Ben! Ate Ben! Ron! Yes, sir, ma'am, maraming salamat sa inyo. So yun guys, sana may natutunan kayo sa isang itong bagong video kung paano mag-convert ng alternator ng Toyota Tamaro FX. Maraming salamat.